So what's up sa inyo mga paps? Ang today video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng kadena. So panoorin nyo lang itong video na to mga paps. So bakit ba tayo nag-adjust ng kadena? So, ang pag-adjust ng kadena mga paps is part ng pag-maintenance ng ating mga motor. So, sa kadena, hindi lang yan yung part na madadamay dyan. Kasama rin dyan yung sprocket. Kasi, dyan siya dumadaan yung kadena sa sprocket. So, pag maintain natin siya ng maganda, tatagal din yung lifespan ng sprocket natin. So, yun, hindi siya agad-agad ma-wearn out. So, yun, less cost siya. Kasi hindi na tayo mabilis magpalit. Then, tatagal yung buhay ng kadena at sprocket niya. So, yun. So, yun, tara, umpisa na natin. So, first, of course, gagamit tayo ng manuals natin. Owner's manuals. So dito lahat nakalagay kung ano yung mga dapat gawin sa pag-maintain ng ating motor. So nakalagay din dito yung mga step by step procedure niya and mga iba pang details about sa pag-maintain ng motor. So yun, umpisahan na natin. Ang first step natin ay base sa manual natin ay number one is turn off the engine and place the motorcycle center stand. So ayun, nagawa na natin, naka center stand na, tapos naka off yung makina, then naka neutral yung gear natin. So ayan, naka neutral siya. And then procedure number 2 is move your chain up and down. So up and down, move your chain up and down. So kailangan natin sukatin yan. Sabi dito 25 to 35 mm or 1 inch or 1 inch to 1.4 inches. So ayun, sa pag-a-adjust niyan, kailangan hanapin niyo yung center ng front sprocket tsaka yung rear. So hanapin niyo yung gitna niya. So ang gitna niyan dito. So diyan niyo susukatin yung down and up ng chain. Susukatin natin siya ng ruler. So ang pagsusukat niyan dito sa gitna ng chain natin between front and rear. So ang pagsusukat niyan mga paps, pupush natin siya pa down. So dito magbe-base tayo dito sa may bilog niya para makuha mo yung sukat niya nung pre-flay. So ipupush natin siya pababa. So kung ano yung makukuha natin dyan. So, dito tayo magsusukat dun sa may gitna, sa may bilog. So, ang nakuha natin is 60 mm. Then, kukunin naman natin yung sa taas nya. Dun tayo magsusukat sa ano, sa may bilog. Dito sa gitna ng chain. So, ang makukuha natin dito is dito, gitna. 5 mm. So yung 60 ma-minus mo yung 5. So ang magiging total niya is le-less mo siya ng 5 dun sa 60. So ang magiging sukat niya is 55. So 55 mm yun magiging sukat niya. So sabi dito sa manual natin is kailangan 25 to 35 mm lang yung sukat nun. So kailangan natin i-adjust yan. So paano natin yan i-adjust? So sa pag-adjust, kailangan lang natin
luwagan to. So luwagan natin. So yun, kakailanganin natin ng 19mm na wrench. So luluwagan lang natin yan counterclockwise. So luluwagan lang natin siya, hindi natin siya kailangan tanggalin. So ayan, okay na. Then next, then after maluwagan to, ang next natin i-adjust is ito. Gagamit tayo ng 10. So ito, since sa case natin maluwag yung kadena, so kailangan natin sikipan to. Ang kabilaan yan, mga paps, ito tsaka ito, yan. So merong adjustment yan, kailangan pantay yung both side. So para malaman nyo na pantay siya, so dito magbe-base kayo dito. Meron ditong sukatan, may guwit siya. So kailangan pantay yun dito tsaka yun dun sa kabila. So sa pag-a-adjust lang, a-adjust natin to. Kailangan natin ng 10 or 12. So tara, adjust natin, mga paps. So sa pag-a-adjust, mga paps, pagpasikip to, pa-clockwise lang. Ganyan. Pa-clockwise. Clockwise lang, mga paps. Then yun, sumisikip siya. Then sikipan pa natin hanggang makuha natin yung 35mm. So adjust natin siya. So yun, mga paps, in-adjust na natin siya. Ngayon sukatin na natin siya kung nakuha natin yung gusto nating adjustment. So sa pababa muna, ang sukat niya is 50. Then pataas naman is 15. Ito, yan, 15 siya. Yung sa gitna, tapos yung sa baba, yan, 50. So yung 50 i-minus natin dun sa 15. So yung total niya, yun yung buong sukat nung pre-play nung kadena natin. So yun, nakuha na natin. Ang total nung pre-play natin is 35, kasi yung 50 down tapos 15 up. So ililess natin yung 15. Magiging total nun, yun yung magiging pre-play. So ang naging pre-play natin is 35. So ang sabi sa manual is 25 to 35mm. So pasok yung ginawa nating adjustment. So next, gagawin lang natin is babalik na natin, sisipan na natin yung chain adjustment dito sa may end ng swing arm natin, both side. So sikipin na natin, mga paps. Then kung makikita nyo, yung nagawa nating adjustment dito is dun tayo mag-i-start sa may arrow. So 1 2, so 2 and kalahati, 1 1 and a half. So check natin dun sa likod, sa kabilang side kung meron. So ayun, mga paps, sa kabilang side, yung sa may arrow tapos may isang guhit, then kalahati lang siya. So pareha siya nung sa kabila. So yun, okay na yun. Sisikipan na lang natin siya. So yun, sikipan lang natin siya, mga paps, ang kabilaan. Next na natin sisikipan is yung ito. So sikipan na natin. So yun, mga paps, clockwise. So yung next, procedure number 3, rotate the wheel from rotate the rear wheel, then stop, then check the several chain slack. Repeat this procedure several times. Drive chain slack should remain constant. So yun, mga paps, pag kinuha natin yung sukat na to, kailangan kunin mo din yung ibang sukat. Dapat pare-pareha siya ng sukat, mga paps. So hindi lang tayo magbibig sa isang sukatan lang. Kailangan lahat ng side, lahat ng ano niya, pag nirotate mo, kailangan pare-parehas, no?
So sinukat ko naman siya, pare-parehas naman siya ng sukat. So 15 to 50. So check natin ulit. So yun o, 15, then 50. Then 15, then 50 ulit. Then 15, then 50 ulit. So okay pa yung chain ko, mga paps. Then proceed naman tayo sa number 4 na procedure. So yung number 4, inspect the sprocket teeth. So yung sa procedure number 4 naman, mga paps, inspect the sprocket teeth for possible wear or damage. Replace if necessary. If the drive chain or sprocket are excessively worn or damaged, they should be replaced. Never use a new chain with worn sprocket, or else magkakaroon ng rapid chain wear yung magiging resulta niya. So yun, mga paps, kapag ka damage na yung ano nyo or worn out na yung sprocket nyo, kailangan pag nagpalit kayo ng bagong sprocket or chain, kailangan isang set. Kasi kapag ka yung sprocket mo worn out na, then yun lang pinilitan, then kadena pinilitan mo tsaka yung sa front sprocket. So ang tendency, hindi siya pantay yung balance, yung teeth niya dito tsaka doon. So ang tendency, mas mabilis na masisira or madadamage yung sprocket nyo. So kailangan pag nagpalit kayo, set na siya. So ito yung itsura ng mga worn out or damaged na sprocket. So ito, damaged teeth. So makikita nyo yung wala ng teeth dyan. Then ito naman, worn sprocket, na tingnan nyo matutulis na yung ngipin nya. So kailangan natin i-replace yan. So yung normal na sprocket is ganyan. Ganyan dapat. So good daw yung ganun. So yun lang, mga paps. Tapos na yung pag-maintain natin ng kadena. So ayun, dagdag ko lang, mga paps. Tungkol naman dun sa chain adjustment, sabi sa manual, drive chain slack should be checked and adjust if necessary every 1,000 km. So ayun, mga paps, every 1,000. So every 1,000 or every change oil nyo, kailangan chine-check nyo yung, ini-inspect nyo yung kadena nyo kung maluwag na or masikip. So yun, mga paps, kailangan i-adjust nyo siya. So yun lang, mga paps. Tapos naman, kapag madumi na rin yung kadena nyo, example, maulan or maputik sa mga lagi nyo dinadaanan, lagi nyo rin checkin yung kadena nyo kung madumi na, kailangan nyo ng linisan. So meron tayong video nun kung paano maglinis. So yun lang, mga paps. So yun, mga paps, nasikipan na natin siya. So yung final ano na lang natin is double check na lang natin ulit. So yun, mga paps, double check na lang ulit natin siya. So yun, mga paps, 15 and 50. So yun, okay na. Pasok yung specification natin sa Freeflay. So yun, mga paps, hanggang dito na lang. Comment, like, share, and subscribe kung hindi ka pa nakapasubscribe. Or pindutin mo rin yung notification bell button dyan para lagi kayong updated sa next video natin. So yun, mga paps, hanggang dito na lang. God bless and ride safe.